Mga kababayan, tunghayan natin ang istorya sa buhay ni Zilong at ang kanyang pakikipagsapalaran. Ipinanganak si Zilong sa isang tahimik at mapayapang lugar sa Kadja Riverlands. Natatandaan lang niya sa kanyang kabataan na ang kanyang ama ay isang manggagawa at kilala sa buong bayan ng Kadja Riverlands. Bawat taon ay nagbabago ang klima sa lugar kaya palipat-lipat ang pamilya mula norte hanggang south, mula south patungong norte. Sakay-sakay sa kariton kasama ang inang akay ang maliit niyang kapatid at ang amang laging sumisigaw sa kabayong humihila sa kanilang sinasakyan. At sa kasamang palad, doon lang ang natatandaan ni Zilong tungkol sa kanyang pamilya. Dahil habang nagbabaybay sila sa kahabaan ng daan, biglang hinagupit ng mabangis na bagyo ang kanilang sinasakyan. At sinira ito. At nang mawala na ang bagyo, natagpuan ni Zilong ang kanyang sarili na nag-iisa. At di na matagpuan ang kanyang ama, ina at kapatid. Ang batang si Zilong ay nakipagsapalaran ng 7 araw sa isang mabangis at walang taong lugar. Gutom, takot ang kanyang naranasan, pero si Zilong ay di sumuko at nagpatuloy sa paglalakbay. Isang misteryosong tao ang biglang nagpakita kay Zilong. May maputi itong balbas at malaking kapa at mahaba na manggas na lumutang mula sa himpapawid. Dinala siya sa isang misteryosong lugar, ang templo ng Great Dragon. Kinupkop si Zilong ng Great Dragon at nanatili siya ng 7 taon at pinag-aral. Pagkatapos ng 7 taon, ang Great Dragon ay nag-anunsyo na kukuha ng mag-aral at tagapagmana ng korona ng dragon. Isa sa pinagpipilian ay si Zilong at si Ling. Si Ling ang isa sa pinakatalintadong mag-aaral, ngunit di dito nagbase ang kagalang-galang na dragon para kumuha ng tagapagmana. Bagkos, pinili niya si Zilong na hindi paganap na mahusay sa paggamit ng kanyang sandata. Ang lahat ay nagulat sa naging desisyon ng kagalang-galang na dragon at kinuwestiyon ng madla kung bakit ang ordinaryong batang Zilong ang pinili. Pero tanging ang kagalang-galang lang na dragon ang may alam ng dahilan. Sabi niya, di nagbase sa talento lamang ang lakas, kundi ito'y nagmula sa isang matibay na determinasyon at ang kahandaang matuto. Si Zilong ay kalmado, laging tama ang pinaninindigan, matapang, mabait at magalang, at matulungin sa mga tao sa Kadja Riverlands. Kahit sa kalamidad at panganib, si Zilong ay laging maasahan, kaya minahal siya ng sambayanan. Nang mag-18 anyos na siya at ay nirigaluhan siya ng Great Dragon ng espada. Ang espadang ito mismo ay ang pag-aari ng Great Dragon at ang espada na pinakabanal na espada sa buong espada ng Dragon Altar. Iginawad ito sa kanya sa harap mismo ng mga tao. Ang historic na paggawad sa kanya ng banal na espada ng Dragon Altar ay nangangahulugan ng pagpasa ng responsibilidad at trono upang tagapagbantay ng Kadja Riverlands. Ang sumunod na mga taon ay nagpamalas si Zilong ng katapangan sa pagsugpo sa masasama sa buong kalupaan at ginapi ang lahat ng gustong sumakop nito at nabansagan siyang tagapagligtas. Lumutang naman ang kanyang mga kaalyansa, mga dating mag-aaral ng Great Dragon, si Yuzong, Baksha, Ling at Wanwan. Nabuo ang Oriental Fighters na nagpoprotekta sa maganda at mapayapang bayan ng Kadja Riverlands laban sa gustong sumakop at sumira nito. Kaibigan, kung nagustuhan niyo ang kwento natin, please like, comment and subscribe at pakipindot naman ang bell button para ma-update kayo sa sunod nating mga kwento. Salamat at magandang araw!